sa bulwagang pampalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Labunzan. At mula sa UNTV Radio Mobile Booth, si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Ang target natin ay roughly 250,000 to 300,000 a day. Pero ito ay depende sa supply na makukuha natin. Pamahalaan, kailangan makapagbakuna ng 250 hanggang 300,000 na tao kada araw upang maabot ang target para sa taong 2021. Curfew hours sa ilang syudad sa Metro Manila pinalawig na. Iba pang hakbang para pigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ipinatupad na rin. So yes, there's possibility. We are ready. At di kami mangingimi, no? To the point, pwede yan na buong Maynila. Bakit hindi? If there is a need. But then again, things must be considered. Mga lugar sa Maynila na isa sa ilalim sa lockdown, posible pang madagdagan. So according to them, without apparent reason, binaril yung sa kanila. Diba? So, napilitan sila ngayon mag-respond. Mga pulis na sangkot sa pagpaslang kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino ipinagtanggol ng Philippine National Police. Itanong ng JBP doon sa mga aplikante for Chief Justice o Justice, ano ang posisyon nyo sa sinasabi ng Malacanang na baliwala ang human rights? At na makita natin kung napapatuloy ito, I suspect na dadami ang patay na it will rise up to the level of crimes against humanity. Posisyon ng mga kandidato para sa susunod na Supreme Court Justices sa extrajudicial killings dapat maging malinaw. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Nasa India ngayon si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. para subukang makakuha ng 30 million doses ng Novavax COVID-19 vaccine. Isa itong American brand ng bakuna, ngunit minamanufacture sa Serum Institute of India. Bahagi ito ng pagnanais ng pamahalaan ng Pilipinas sa maisakatuparan ang planong pagbabakuna sa general population ng bansa sa kalagitnaan ng 2021. Ito ang balita ni Rosalie Cox. 50 milyon ng adult population ng bansa ang target na mabakunahan kontra COVID-19 ngayong 2021. Upang maabot ito, ayon sa Duterte administration, dapat ay nasa 250,000 ang mabigyan ng COVID-19 vaccine araw-araw. Ang target natin ay roughly 250,000 to 300,000 a day. Pero ito ay depende sa supply na makukuha natin. Ano? So ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo. Pero confident po tayo na pagdating po ng supply sa tulong ng ating mga LGUs, ng ating mga pribadong kumpanya, pagdating natin sa punto na nagbabaccinate na tayo ng general population, aabot po tayo sa ganitong numero. Noong Lunes, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na nasa 44,000 vaccine doses na ang na-administer sa priority health workers sa bansa. Pag-aaralan naman ng pamahalaan kung maaaring magkaroon ng 24-hour vaccination oras na dumating ang maraming supply ng bakuna at magkaroon ng shifting sa mga vaccinator. Tinataya namang matatapos ang pagbabakuna sa lahat ng health workers at senior citizens sa bansa sa kalagitnaan ng taon. Pagkatapos nito, inaasahang mairo-roll out na rin ang inoculation program sa general population ng bansa. So tama po sana pagdating ng Moderna at ng iba pang mga bakuna, malapit na po tayo o magsisimula na tayo sa ating general population.
Sa ngayon, tapos nang i-deploy ang first doses ng Sinovac vaccines habang higit na sa kalahati ang naipamamahagi sa mga ospital sa bansa ng 525,600 AstraZeneca vaccines. Inaasahan namang darating sa ikatlong linggo ng Marso ang karagdagang 1 million doses ng Sinovac vaccines na binili ng pamahalaan sa halagang 700 million pesos. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang mga lugar sa Maynila na isa sa ilalim sa 4 na araw na lockdown. Pinakalat na rin ang mga kawaninang ng barangay at pulisya para sa pagbabantay sa mga lugar. Habang inatasan naman ang mga lokal na pamahalaan na ipamahagi ang food boxes sa mga apektadong pamilya. Ngunit ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, posibleng magpatupad din ng lockdown sa iba pang lugar sa lungsod. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Kinordonan na tinlagyan na ng harang ang mga lagusan sa Barangay 351 sa San Lazaro, Tayuman sa Maynila para sa 4 na araw na lockdown simula mamayang hating gabi. Ayon kay Barangay Captain Almira Calip, noong nakaraang linggo pa lang ay inasara nila na ipatutupad ang naturang hakbang sa kanilang lugar punsod ng pagtaas ng COVID-19 cases. Handa na po sila ngayon. Kahapon pa po kami nag-iikot na mamili na sila hanggang mamayang gabi ng mga pangangailangan nila dahil wala po talagang makakalabas kahit sino, kundi yung mga frontliner lang na pinayagan ni Mayor. Hindi papayagan ng lokal na pamahalaan na lumabas ng bahay ang sinuman maliban sa mga authorized persons outside residence o APOR na tinukoy sa executive order na inilabas ng Manila City Government. 24 oras na magbabantay ang mga pulis, tanod at ilang volunteer sa lugar. Ipinag-utos na ng Manila City Government ang pamamahagi ng food boxes sa mahigit 2,800 na pamilya na maapektuhan ng lockdown. Bukod sa Barangay 351, sabayan ring ipatutupad ang lockdown sa buong Barangay 725 sa Malate at bahagi ng Barangay 699, partikular na ang Malate Bayview Mansion at Hopin Hotel. Ngunit ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, maaaring madagdagan pa ang mga lugar na ila-lockdown kung magkakaroon ng 10 o higit pang COVID-19 cases sa isang barangay o establishmento. So yes, there's possibility. We are ready at di kami mangingimi. No? To the point, pwede yan na buong Maynila. Bakit hindi? If there is a need. But then again, things must be considered. Sa inisyal na impormasyon ng Manila LGU, ang pagtaas ng mga kaso sa lungsod ay bunsod ng hawaan sa pamilya. Kaya naman payo ni Domagoso sa mga residente ay ipatupad ang minimum health protocols maging sa loob ng mga bahay. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pabor ang Taguig City na malimitahan ang operasyon ng mga establishmento at negosyo upang mapigilan ang tumataas na kaso ng COVID-19. Naniniwala ang lokal na pamahalaan na bukod sa pagbabakuna, ang tama at mahigpit na pagpapatupad ng health protocols ang susi upang mabawasan ang mga nagkakasakit. Ito ang balita ni Marvin Calas. Sabi ng mga iba, huwag magbukas, nakakatakot, baka tumaas ang kaso. Kami ho dito, baliktad. Naniniwala kami na sa pagbubukas, mas masasanay yung tao, mas ma-inculcate yung behavioral change, mas mabilis natin mapapababa yung mga kaso at yung transmission. Ito ang naging pahayag ni Taguig Mayor Lino Cayetano sa gitna ng posibilidad ng muling pagsasara ng ekonomiya dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa alkalde, hindi tayo dapat magpadayag sa takot, bagkus iba yung pag-iingat ang kailangan upang labanan ang sakit. What we want to do is a gradual opening up, be based on science, on data, on numbers, and not on fear. And also remember that by moving faster towards the new normal, we will be able to strengthen yung mga institutions natin to deal with this new way of life. Para sa akin nga, wala na dapat ECQ, MGCQ, lahat dapat, buong Pilipinas, new normal.
Mahalaga ang papel ng lokal na pamahalaan at private institutions sa monitoring ng kaso sa kanilang nasasakupan para sa mabilis na tugon upang mapigilan ang transmission ng sakit. Ayon naman kay Dr. Luningning Villa, Director ng Life Sciences Incorporated, matagal nang may nakalatag na pandemic framework na nakasaad sa Philippine Integrated Disease Surveillance and Response Manual. Ang kailangan na lang ay ang suporta at pagpapatupad ng mga opisyal dito. From the public health point of view, of course, we recognize the efforts of the government. We appreciate them. But at a certain point, we really look at kapag prepared na yung LGU or any region or province, baka pwede nang tingnan, no? How that we could probably start opening up. Pero dapat talaga, meron talagang close monitoring. Ang siyudad ng Taguig ay isa sa unang nagkaroon ng multiple transmission ng COVID-19. Ngunit dahil sa paghahanda at tamang koordinasyon, isa sila sa ngayon sa may pinakamababang kaso sa buong Metro Manila. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit nang mag-collapse ang health capacity ng mga ospital sa mga lungsod sa Brazil. Ayon sa babala ng Fiocruz Institute, dagdag pa nito, mahigit na sa 80% ng intensive care unit o ICU beds ang okupado sa 27 estado ng bansa. Nitong Martes, mahigit sa 1,900 ang COVID-19 deaths sa Brazil. Sa ngayon, lagpas na sa 268,000 ang binawian ng buhay dahil sa impeksyon at nakapagtala na ng 11 milyong kaso simula pa nang mag-umpisa ang pandemya. Muling pinuri ng top infectious disease expert ng Estados Unidos ang mga hakbang ng Australia sa paglaban sa coronavirus. Ikinumpara nito ang Australia sa ibang bansa tulad ng United Kingdom, South Africa, Brazil at Japan sa pagbaka nito sa COVID-19 maging sa mga bagong variant ng virus na natutuklasan. Nangyari ito sa pag-uusap sa isang online meeting ni na Dr. Anthony Fauci, Direktor ng National Institute of Allergy and Infectious Disease ng Estados Unidos at Professor Paul Kelly ng Chief Medical Officer ng Australia. Naging sentro ng dialogue kung paano pagbubutihin ng dalawang bansa ang public health strategies sa paglaban sa SARS-CoV-2 variants na nakakapagpababa sa vaccine efficacy. Itong balita ni Nina Bascon. Nagpahayag ng paghanga si Dr. Fauci sa mabilis na pagsasara ng Australia ng borders na epektibo sa pagsugpo sa COVID-19. Ito ang isang hakbang na hindi na ipatupad sa Estados Unidos kaya umabot sa halos 30 milyon ang COVID-19 cases dito. Ipinagkumpara nito ang napakalaking pagkakaiba ng mga datos na nagpositibo at namatay sa dalawang bansa. They got the level down very, very low. If you look at the monitoring of how well we locked down, we never really locked down completely. We had a terrible economic impact, but we never really locked down as well or as completely as Australia did. And I think a combination of the other things that Australia did correctly really led to the fact that they've done really quite well when you compare them to other countries in the world. Sa Amerika, umabot na sa mahigit 29 milyon na nagkaroon ng COVID-19, na mas marami pa sa buong populasyon ng Australia, kung saan hindi pa umaabot sa 30,000 ang mga kaso. Wala pang 1,000 ang pumanaw sa Australia dahil sa coronavirus, samantalang lampas na sa kalahating milyon ang nasawi sa Amerika. Ayon naman kay Professor Kelly, bagamat halos sabay na naitala ng dalawang bansa ang unang kaso ng coronavirus infection noong January 2020, mas matagumpay ang Australia sa pagsugpo sa virus. Ngayon ay 40th araw na walang local transmission ng virus sa bansa, bagamat nakapagtala na ng kabuuang 165 cases ng bagong variants dito. Dahil ito sa ipinakitang matatag na pamunuan ng bansa sa political, health at economic levels. Gayun din ang naging response sa mga kababayan sa pagsunod sa payo ng health authorities. Bakuna naman ang nakikitang solusyon ni Dr. Fauci upang makabalik sa normal na pamumuhay kung saan nasa 2nd linggo pa lamang ng vaccination rollout ang Australia.
Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okupado na lahat ng COVID-19 wards sa ilang ospital sa Quezon City dahil sa dumarami na namang kaso sa lungsod. Sa ngayon, mayroong 20 barangay na mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan dahil sa tumataas na bilang ng COVID-19. Ito ang balita ni Joannano. Tumaas ng halos 200% ang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa mga nakalipas na araw. Sa datos na iprinisinta ng QC Health Department katuwang ang UP Octa Research, nasa 75 lamang ang naitatalang bagong COVID-19 cases sa loob ng isang araw noong unang linggo ng Pebrero. Pero nito lamang March 2 hanggang March 8, halos trumiple ang mga bagong kaso sa 218 o katumbas ng 190.66% na pagtaas ng mga bilang ng mga nagkakasakit. Okupado na ang lahat ng COVID-19 ward ng Quezon City General Hospital. Lumagpas na rin sa 118.75% ang occupancy rate ng Novaliches District Hospital dahil sa dami ng mga pasyente. Maging ang home facilities ng Quezon City na ginagamit ng mga pasyenteng kailangang mag-isolate, mahigit sa 94% na rin okupado. Sa ngayon, may 20 barangay sa lungsod ang mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan dahil sa tumataas na bilang ng COVID-19. Pinakamataas dito ang Barangay West Camyas, Barangay Kaligayahan, Batasan Hills, San Bartolome, Maharlika, Commonwealth at iba pang mga lugar. Sa kanilang monitoring, pinakamataas na pinagmumula ng hawaan ng virus ay sa household o sa mismong loob ng mga bahay. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ng QC Task Force Disiplina ang panguhuli sa mga lumalabag sa mga health protocols, kung saan nasa 1,390 na ang mga nahuhuling violators. Kumonsulta na rin si Mayor Joy Belmonte sa mga barangay officials at business operators para alamin kung anong klase ng restriction ang dapat na ipatupad sa kanilang nasasakupan. Pinag-iisipan na rin ang lokal na pamahalaan na muling limitahan ang bilang ng mga taong papayagang makapasok sa mga simbahan, mall, restaurant at iba pang establishmento. It's safe to say that the city government is considering restrictions, but we are also trying to be guided by our current data so that we can make restrictions in the right places. Because I also believe that we should not be sacrificing our economy again. Sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19, wala pang plano ang lokal na pamahalaan na hingpitan ng mga border papasok ng Quezon City. Dito sa Quezon City, tingin ko hindi po pwede yung border restrictions kung lungsod lang po ang mag-implement nito, no? Without the national government making this a policy of the government. Because una, napaka-porous po ng Quezon City. There are entry points everywhere from all over. And kulang po tayo sa manpower para iman lahat ito. Tapos ano po yung protocols dito? Kung hindi naman po ito national government policy, ano po yung tamang protocol? Kailangan po ba natin i-test lahat ng papasok? Saan po tayo kukuha ng pondo para i-test yung mga papasok? Plano ng QCLGU na bumalangkas ng mas maigting pang mga health protocols upang masiguro na mapipigilan ang lalo pang pagdami ng hawaan ng COVID-19. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sunod-sunod na naman ang mga insidente ng pamamaslang sa mga alkaldeng sangkot umano sa droga at mga kasapi ng militanteng grupo na sinasabing may mga paglabag sa batas. At sa nakatakdang public interview ng tatlong kandidato para sa maging susunod na punong maestrado ng Korte Suprema ng Pilipinas sa Biyernes, March 12, marapat lamang na marinig ang kanilang pananaw sa issue ng extrajudicial killings. Mahalaga ang pananaw nila sa usaping ito dahil sa nakabimbing mga petisyon sa anti-terror law. Ito ang balita ni Dante Amento. Tatlong mahistrado ng Korte Suprema ang pagpipilian para maging susunod na Chief Justice. Ito ay sina Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe, Associate Justice Alexander Gismundo at Ramon Paul Hernando. At dahil mainit ang issue ng mga pamamaslang, hinikayat ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares ang Judicial and Bar Council na isama sa itatanong sa mga aplikante ang kanilang posisyon sa extrajudicial killings. The people should know the views of those who are applying for justice
or Chief Justice of the Supreme Court, because the Supreme Court is supposed to be a co-equal branch of government independent from the dictates of any other branch. Mahalaga rin anya na alamin ng JBC ang pananaw ng tatlo sa human rights dahil sa dami ng nakikitang paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Itanong ng JBC doon sa mga aplikante for Chief Justice o Justice, ano ang posisyon nyo sa sinasabi ng Malacanang na baliwala ang human rights? As na makita natin sa napapatuloy ito, I suspect na dadami ang patay na it will rise up to the level of crimes against humanity. Samantala, hinikayat naman ng SC Clerk of Court ang mga individual o grupo na may pagtutol sa nominasyon ng tatlo na magsumite ng sworn complaint. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinunog ng mga dating rebelde ang bandila ng Communist Party of the Philippines New People's Army bilang patunay ng kanilang pagtalikod sa komunistang grupo. Samantala, apat na miyembro naman ng NPA sa Sultan Kudarat ang sumuko sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang balita ni Val Villaflor. Sinunog ng 25 dating rebelde ang bandila ng New People's Army bilang patunay ng kanilang katapatan sa pagkalas sa komunistang grupo sa North Cotabato. Kasabay nito ang pagdeklara ng nasa 1,000 residente ng Barangay Luz sa bayan ng Mlang sa pangunguna ni Mayor Russell Abunado na persona non grata ang CPP-NPA. Nagsagawa din ng peace rally ang mga mamamayan sa lugar, dala ang kanilang mga tarpaulin na isinisigaw ang mariing pagkondena sa NPA. Nagkaroon naman ng pagpupulong na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform at Land Bank of the Philippines upang lutasin ang land ownership na matagal nang suliranin sa Luz Village. Ang nangyaring seremonya ay pagpapakita ng pagkakaisa at paninindigan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at ng mga residente upang matamo ang hinahangad na pangmatagalang kapayapaan sa kanilang lugar. Samantala, apat na miyembro pa ng NPA ang sumuko sa militar sa Barangay Kalawig 2, Isulan Sultan Kudarat kahapon. Ayon sa AFP West Mincom, sumuko ang mga ito dahil sa hirap at gutom na kanilang dinaranas sa pakikipaglaban sa mga sundalo. Tumanggi na munang pangalanan ang mga sumuko dahil sa kanilang seguridad. Kasabay naman ng kanilang pagsuko, ang pagsauli ng isang M1 Garand Rifle, caliber 30 Springfield Rifle, isang Springfield Rifle at isang caliber 38 Revolver. Mula Enero nitong taon, umabot na sa 13 rebelde ang sumuko sa Western, Southern at Central Mindanao. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa kustodiya na ng Police Regional Office 8 ang mga polis na sangkot sa pagpaslang kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Sila ay nakatakdang kuna ng pahayag sa nangyari habang isa sa ilalim naman sa ballistic examination ang kanilang mga baril. Samantala, ay pinagtanggol naman ng Philippine National Police o PNP ang mga polis sa pagbibitbit ng matataas na kalibre ng armas sa mga operasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hindi muna makapag-duty ang mga pulis na sangkot sa pagpaslang kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Ito'y habang isinasagawa ng Philippine National Police ang investigasyon sa insidente, katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Ronaldo De Jesus, nakuna na nila ng statement ang pitong pulis mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group at isang sugatan mula naman sa PNP Drug Enforcement Unit. Sinabi din ni PNP Chief Police General De Bolsinas na pinoproseso na ng PNP ang mga baril na nakuha sa mga pulis. Ngayon, kinompose na nila yung isa ITG at pinagkukuha na po yung lahat na involved na tao at yung mga baril para po ma-ballistics at saka ma-fingerprint sila at saka para pin-tests. Nanindigan din ng PNP na ang kampo ni Mayor Aquino ang naunang nagpaputok ng baril. Accordingly, napagkamalaan ng security na mayor na yung sasakyan na sumabay sa kanila
ay akala nila ano, nagtamang dulas sila, na sinusundan sila. So according to them, without apparent reason, binaril yung sakya nila. Diba? So napilitan sila ngayon mag-responde. Ipinagtanggol din ni Chief PNP ang mga tauhan ng IMEG at PDEU na may bitbit na M203 habang nagsasagawa ng red teaming o inspection sa mga istasyon ng pulis. Alam mo niya may lugar na yun, that is critical yan at malakas po ang CCPNP activities doon. So part of our activities is to conduct red teaming, yung ini-inspect yung mga stations para malaman kung ready sila. Particularly na ano to, na malapit na ang anniversary ng CCPNP. Sa nangyaring shootout, 6 ang namatay na kinabibilangan ni Mayor Aquino. Ang security aide nito na si Police Staff Sergeant Rodrigo Sario at ang driver na si Dennis Abayon. Namatay din ang hepe ng Gandara Samar at OIC ng PDEU na si Police Captain Joselito Tabada. Ang PDEU na si Police Staff Sergeant Romeo Lauyon at isang civilian na si Clinder John Paul Yauder na nahagip sa crossfire. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng augmentation ang National Bureau of Investigation o NBI sa pamamagitan ng forensic team sa Catbalogan City, Samar. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, tutulong ito sa kanilang district office doon para sa investigasyon sa pagkamatay ni Mayor Rolando o Ronaldo Aquino. 10 araw ang binigay ng Department of Justice sa NBI para makapagsumite ng initial report. Mayroong projection ng Okta Research Team na posibleng tumaas sa 5,000 to 6,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa katapusan ng Marso dahil sa pag-iral ng mga bagong variants. Ayon naman sa Interagency Task Force Technical Working Group on Data Analytics, posibleng dumami pa ng 9 beses ang kaso sa Pilipinas kapag ang naging dominant na variant ay ang B117 o ang unang natuklasan sa United Kingdom. Kapansin-pansin naman ngayon ang family clustering ng COVID-19 o yung pagkakahawa-hawa ng mga miyembro ng isang pamilya. Kaya naman ang publiko dapat lalo pang mag-ingat upang hindi na patuloy na kumalat pa ang sakit, lalo na sa mga magkakasama sa bahay. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pinangangambahan ngayon ang paglobo ng 9 beses ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Partikular ito sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng B.1.1.7 o variant na natuklasan sa United Kingdom. Kaya sa ngayon, kailangan maagapan na ito upang hindi maging dominant variant sa Pilipinas. In certain cities in NCR, we've seen if the UK variant becomes the dominant strain, no? Meaning it infects more than 50% of the cases, we can have 9 times more cases after a month. So we have to take precautions to avoid this. Paliwanag ni Dr. John Wong ng Interagency Task Force Technical Working Group on Data Analytics, mas nakakahawa ang B.1.1.7 COVID-19 variant, habang ang B.1.351 variant na unang natuklasan sa South Africa ay nakaapekto para mabawasan ang proteksyong makukuha ng isang individual sa isang bakuna. 118 ang kaso ng B.1.1.7 sa Pilipinas kumpara sa 58 B.1.351, kaya posibleng ito ang sanhi ng mabilis na pagkalat ng infection sa bansa. Iba yung effect ng UK at South African variant. Yung South African variant makes the virus more resistant to the vaccine, but does that increase transmissibility? Yung UK variant increases transmissibility, no? So maybe part of the surge that we're experiencing now is due to the UK variant. Bukod sa proteksyong maibibigay ng bakuna, mainam pa rin anya ang pagsunod sa minimum public health standards. Samantala, batay sa mga ulat, karamihan sa mga naitatalang kaso ngayon ay mula sa iisang pamilya o family cluster ng COVID-19 infection. Payo ng mga eksperto, kailangan magdoble ingat ang publiko kapag lumalabas ng bahay. Ito ay upang walang madalang virus sa loob ng tahanan.
mahirap kasi talagang mapigilan ang pagkalat ng sakit pagka nakapasok na sa pamamahay. Siyempre, ang atin namang behavior is pagdating natin sa bahay, hindi na tayo nagmamask. Opo. At siyempre, malapitan ang ating interactions. So, ang tanging solusyon dyan is dapat hindi tayo mahawaan sa labas ng bahay para ligtas pa rin yung mga taong kasama natin. Ang pag-iingat, dapat ini-impose natin ang husto dun sa labas para pagpasok sa loob ng bahay, we can engage in our normal behaviors. Kailangan anyang iwasang makisalamuha sa ibang miyembro ng pamilya kapag hindi pa nakakaligo at nakakapagpalit ng damit. Kailangan din anyang i-disinfect ang mga gamit. Pupunasan ang mga ito ng may alcohol at hindi lang basta ini-sprayan ng disinfectants. Payo pa ni Dr. Ana Ong Lim, maging matalino sa pagplano kung saan lang dapat pumunta at oras ng paglabas upang hindi makasabay sa bulto ng publiko lalo na sa transportasyon. We need to plan how we move around in the communities, no? Piliin natin yung mga lugar kung saan hindi masyadong nagsisiksikan. Pumili tayo ng oras kung kailan tayo kailangan lumabas para hindi tayo nakikipag-agawan sa transportation na ginagamit natin. And in that way, pwede natin siguro makontrol yung physical distancing together with the other factors that we can also implement. Dagdag pa ng mga eksperto, mas mabuting habang naghihintay ng COVID-19 vaccine ay makaiwas na mahawa sa sakit sa pamamagitan ng responsableng pagsusuot ng face mask, face shield, cough etiquette, paghuhugas ng kamay at pagsunod sa physical distancing. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagmumultahin na ang mga lalabag sa ipinatutupad na curfew hours sa San Juan City simula ngayong araw. Muli rin pinalawig ang curfew hours sa Parañaque City. Ang mga naturang hakbang ay inaasahang makatutulong upang mapababa ang COVID-19 cases na naitatala sa National Capital Region. Ito ang balita ni Janice Enjente. Muling ipinatupad kagabi ng San Juan City Government ang citywide curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Isang emergency session ang isinagawa kanina ng San Juan City Council upang ipasa ang ordinansa. Hindi naman kasama sa saklaw ng curfew ang mga health worker, essential government workers, private workers, law enforcement personnel, public transportation at delivery drivers at yung may health emergencies. Sa unang araw ng implementasyon, 24 agad ang nahuling lumabag. Yung mga nagiinuman, nagsusugal doon sa mga skinita na walang face mask, yun yung nakita natin. At sila'y napagsabihan na hindi pa rin po tayo dapat gumagawa ng mga ganitong mga bagay. Maraming matitigas ang ulo sa barangay. Binigyan lamang sila ng warning sa ngayon, ngunit sa mga susunod na araw ay papatawan na sila ng kaukulang parusa. 1,000 pisong multa sa unang paglabag. 5,000 piso naman ang kasamang 8 oras na community service sa mga susunod na violations. Hindi porket nandiyan na yung bakuna, pwede nang maglamierda o pwede nang maggala, pwede nang tumamba. Hindi po ganun. Tandaan natin, nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya. Samantala, pinalawig na rin ng lungsod ng Parañaque ang ipinatutupad na curfew matapos makapagdala ng 3 kaso ng COVID-19 variant na natuklasan sa South Africa. Mula sa dating alas 12 ng hating gabi, gagawin na itong alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. Bumuo na rin sila ng composite team na kinabibilangan ng mga pulis at barangay officer na siyang magbabantay at susuway sa mga lalabag sa health protocols. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nagbigay pa ng pataan ang Caloocan City sa paggamit ng quarantine pass sa mga residente ngayong araw kahit pa required na ito kapag bibili sa pamilihan. Pero simula bukas, pagmumultahin na ang mga lalabag na walang suot na quarantine pass. Pinag-aaralan naman ng Mandaluyong City ang muling pagpapairal ng quarantine pass at color coding scheme sa mga pamilihan. Sa Pasay City naman, kailangan magpakita ng COVID-free health certificate ang mga construction worker na papasok sa syudad. Ito ang balita ni JP Nunez.
Marami pa rin sa mga namamalengke sa Caloocan City ang walang suot na quarantine pass kahit pa inire-require na ito ng lungsod simula ngayong araw. Ayon sa ilang residente, pinoproseso pa lang ito ng kanilang barangay habang ang ilan ngayong araw pa lang kukuha. Meron na akong pinilapan sa barangay kagabi, bibigay pa lang po ngayon. Kukunin ko pa lang ngayong hapon. Bukas pa naman magsisimula daw po yung paghihigpit na kailangan magsuot ng quarantine. Yung dating quarantine pass na inisyo, yun po yung gagamitin namin. Tanging paalala lang muna ang ginagawa ng mga tauhan ng public order and office safety ngayong araw sa mga residenteng wala pang quarantine pass. Pero simula bukas, posible nang pagmultahin ng 1,000 piso ang mga mahuhuling wala nito. Kailangan sila matikitan para malaman nila na hindi sila sumunod doon sa batas na inutos. At may quarantine pero hindi naman doon sa araw na yon, bawal pa rin yon. Dalawa kasi yon, green and orange. Pag araw ng green, ginamit mo yung orange, bawal yon. Titikitan ka nun. Okay lang din po yung pagtupad ng quarantine pass para malimitahan yung paglabas ng tao at mabawasan yung cases ng COVID na. Mas mapapabuti po, mababawasan yung cases ng COVID. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Caloocan na tanging sa mga pamilihan lang o palengke required ang color-coded quarantine pass, ngunit hinihikayat ang ibang business establishments na magpatupad din ng mahigpit na health protocols. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang paggamit uli ng quarantine pass at color coding scheme sa mga pamilihan. Maghihigpit din sila sa mga bumabiyaheng pampublikong sasakyan. Sa Pasay City naman, kailangan gumamit ng quarantine o gate pass ang mga residente at kailangan rin magpakita ng COVID-free health certificate ang lahat ng construction workers na papasok sa barangay. Ang mga delivery riders naman ay kailangang mag-fill up ng health declaration form, mag-iwan ng ID sa checkpoint at papayagan lang manatili sa loob ng barangay ng 30 minuto. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod sa pagsusuot ng face mask at face shield, mas matinding social distancing pa ang nais mangyari ng Philippine National Police. Maninita na rin sila ng mga nagsasagawa ng public display of affection. Ayon kay PNP Chief Police General Debold Sinas, isang paraan ito para maiwasan ang hawaan ng Coronavirus Disease 2019. Itong balita ni Lea Ilagan. So, public display of affection, hawak-hawak, sisitain na rin niya. Dati naman sinisita yan. Pero sa ngayon lang kasi, medyo nagluwag tayo, ba't ipagpatuloy ulit natin yan. Babala sa mga mahilig makipagbeso-beso, makipag-holding hands at makipagyakapan. Para mapababa umano ang COVID-19 cases, naisipan ng Philippine National Police na sitahin ang mga nagpapakita ng physical affection sa mga pampublikong lugar. Hindi lang ang mag-asawa at in a relationship ang sisitahin ng mga pulis, kundi maging ang iba pang magkakamag-anak at magkakaibigan. Katwira ng PNP, kahit sino ay pwedeng magdala ng virus, kaya't kailangan maging maingat. Bunsod dito, ipinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Debold Sinas sa mga tauhan na sitahin ang mga nagsasagawa ng PDA o Public Display of Affection. Mahigpit na babantayan ng mga pulis ang mga matataong lugar, partikular ang mga malls, restaurants at parks, para naman sa ilan, hindi sila sang-ayon sa hakbang na ito. Siyempre, hindi ako pabor sa ganun dahil unang-una, ang mga makakasama ko sa labas in public is yung wife ko din at yung mga anak ko. So, yung hawa-hawa, in the first place, kung magkakahawaan kami sa loob din ng bahay, so yun, hindi ako in favor. In favor naman ako doon sa hindi mo na i-allow yung PDA, pero kasi with reservations, kasi paano kung yung lola mo or yung kailangan mong nasa public kayo, kailangan mo siyang alalayan, or yung anak mo, kailangan mo rin siyang alalayan, so kahawakan mo yung kamay. Pero yun sa mga adult na responsable naman, okay lang din naman kasi para rin naman sa atin yun. Para sa kaligtasan at kalusugan din naman natin.
Hindi po, kasi po, ang magpapamilya po, hindi naman po magkakaawaan yun kasi sa isang bahay lang po sila magkasama eh. Isang bahay lang po yung ano nila, tinutuluyan nila. Kaya paano po mangyayaring maghahawa sila? Hindi po ako pabor. Muli, ipinaaalala ng PNP sa publiko ang pagsunod sa health protocol gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield at social distancing. Sa ganitong paraan, aniya, maipapakita ang pagmamahal sa ating pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasama na sa mga prioridad na mabigyan ng bakuna ang mga empleyadong nagtatrabaho sa mga hotel na ginawang quarantine facilities ayon sa Department of Tourism. Samantala, inanunsyo rin ng kagawaran ang muling pagpapalakas sa turismo sa Rizal na kalapit lugar lamang ng Metro Manila. Ito ang balita ni Dante Amento. Kasama sa mga itinuturing na frontliners ang mga empleyado sa mga hotel na ginagawang quarantine facility ng mga dayuhan at returning overseas Filipino workers. Kaya naman ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, kasama na sila sa first priority na mabibigyan ng COVID-19 vaccines. Dagdag pa ni Puyat, kapag nabakunahan ang mga ito ay isusunod naman ang mga nagtatrabaho sa tourism industry. All the employees of those working in quarantine hotels. Nakasama siya sa first priority. And after the first priority, which are the health workers, elderly, and of course the tourism frontliners, kasama na those working in the tourism. That was what Secretary Galvez promised me. Samantala, palalakasin naman ng DOT ang turismo sa Rizal Province, particular na ang food, art, adventure at ecotourism. Ito ay dahil maraming open air o spaces sa probinsya na patok sa mga turista na mas gustong mag-trekking activities o maglalakad. Ang Rizal ay nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine at mababa lamang ang kaso ng COVID-19. As of March 9, 2021, ay nasa 23,468 ang COVID-19 cases sa probinsya. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rizal, hindi na sila magre-require ng COVID-19 test result sa mga magtutungong local tourist sa probinsya. We are not requiring testing here. The simple answer to this is Rizal is could be considered a dormitory province. Now, in fact, we have up to 450,000 vehicles crossing every day into Metro Manila. Muli namang binigyang diin ng Tourism Department, kasabay ng pagpapalakas ng turismo ay ang mahigpit na monitoring sa mga accredited establishment kung sumusunod sa health standards at DOT health and safety guidelines. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipagpulong si US President Joe Biden sa mga lider ng Japan, India at Australia sa Biyernes. Ito ang kauna-unahang leader-level meeting ng apat na bansa. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Bilang bahagi ng mga hakbang upang balansehin ang lumalawig na military at economic power ng China, magsasagawa ng online meeting si US President Joe Biden kasama sina Japanese Prime Minister Suga Yoshihide, Indian Prime Minister Narendra Modi, at Australian Prime Minister Scott Morrison. Ayon kay White House spokeswoman Jen Psaki, ang pagpupulong ng Quad Countries ay pagpapakita ng pagpapahalaga ng presidente sa mga kaalyado at partners nito sa Indo-Pacific region. Inaasahan namang matatalakay ang iba't ibang issue na kinakaharap ng global community, kabilang na ang banta ng COVID-19, economic cooperation, gayon din ang climate crisis. That President Biden has made this one of his earliest multilateral engagements speaks to the importance we place on close cooperation with our allies and partners in the Indo-Pacific. Taong 2007 nang mabuo ang Quadrilateral Security Dialogue o Quad na isang informal forum sa pagitan ng apat na bansa. Mula noon, regular na nagpupulong ang mga nasyon sa foreign minister level. Inaasahan namang sa pamamagitan ng first leader-level meeting, may pakikilala ang Quad bilang bagong regular diplomacy sa Indo-Pacific.
Kat Numaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinunyag ng tumakas na police office official sa Myanmar ang umano'y utos sa kanila na barilin ang mga peaceful protester. Iniwan niya ang kanyang pamilya at nagbiyahe sa loob ng 3 araw tuwing gabi patungong India upang makaiwas sa detection. Batay sa advocacy group na Assistance Association for Political Prisoners, nasa 60 protesters na ang nasawi mula na mag-umpisa ang araw-araw na kilos protesta sa Myanmar. 1,800 naman ang hinuli at ikinulong. Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic. Unahin na po nating alamin ang sitwasyon po ng trapiko sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Tingnan po natin ang EDSA Q-Mart. Sa mga nanggagaling po dyan sa may area ng White Plains at ng Ortigas area, sa mga dadaan po dito sa may area na ito ng EDSA Q-Mart, light traffic po itong southbound lane at maging yung northbound lane po ng EDSA Q-Mart. May konting pagbaga lamang po approaching dyan po sa may Kamuning flyover at medyo traffic na dyan po sa may area going po ng North Avenue. Yung kabilang side naman, pabalik po ng Pasay at ng Makati area at Ortigas, walang masyado maging problema dyan po sa may EDSA Q-Mart. Tingnan po natin ang Welcome Rotunda. Sa mga pauwi po ng Maynila, light traffic itong area na ito papunta dyan sa may area ng Espanya. Yung mga pabalik naman po ng Quezon City mula po sa may Espanya area, light traffic din po ngayon ang sitwasyon dito sa may Welcome Rotunda. Tignan natin ang Commonwealth Avenue. Kuha po ito ng ating radio mobile booth. Diyan naman sa may Commonwealth, kung kayo po ay pauwi ng Fairview at ng Batasan, walang masyadong magiging problema sa inyong biyahe. Yung mga pabalik naman ng Elliptical Road, light traffic din po ngayon ang westbound lane ng Commonwealth Avenue. Tingnan natin ang bagong baryo Caloocan. Sa mga papunta ng monumento, walang magiging problema. Konting delay lamang sa may Cloverleaf northbound. Yung pabalik naman po ng Balintawak, light traffic din. Konting pagbaga lamang sa may approaching po ng Balintawak Market, pero bahagya naman luluwag papunta ng Muñoz. Tingnan natin ang EDSA Monumento. Pagdating nyo naman po dito sa lugar na ito ng monumento, wala rin masyadong maging problema. Light traffic po para sa mga uuwi ng Valenzuela at ng Malabon. Yung pabalik po ng Balintawak at ng Muñoz mula sa may monumento, light traffic ang sitwasyon. Tingnan natin ang NLEX. Sa NLEX naman po, medyo build up na po itong mga toll booth natin, particular dyan sa may Balintawak Arrestor Bed at dun po sa ibang mga toll booth. Pero huwag mag-alala, makalagpas po dyan, light traffic na po ang sitwasyon sa buong kahabaan ng North Luzon Expressway. Para sa ating health update, ngayong araw po ay umaabot na sa 603,308 ang confirmed cases ng COVID sa Pilipinas at meron po nadagdag na 2,886 ngayong araw. Aktibong kaso po, 44,470. Habang yung atin namang recoveries ay umaabot na sa 546,293 at meron tayong 221 na new recoveries today. Deaths naman po, 12,545 at meron po tayong 17 na new death cases today. Para sa ating global tally, ang global cases po, 117,556,326. Global deaths naman, 2,610,608. Habang yung global recoveries naman natin ay 66,629,148. Para sa ating weather update, patuloy po na minomonitor ng PAGASA itong low pressure area na huling namataan na silangang bahagi po ng Mindanao. Pero ayon sa PAGASA, mababa po ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area na binabantayan. Pero bagamat gayon, magpapaulan pa rin po itong low pressure area sa malaking bahagi po ng Mindanao, kasama po ang Visayas, Bicol Region at Mimaropa. Dahil sa mga pag-ulan na yan, posible po ang mga pagbaha at flash floods sa mga apektadong lugar. Sa ibang bahagi naman ng bansa, partikular sa Northern Luzon, apektado po ito ng amihan, kaya't asahan po ang makulimlim at maulang panahon. Sa atin naman sa Metro Manila, magiging maaliwalas ang panahon at asahan po ang mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Yan po ang ating health update, weather at traffic.
Bubuksan na sa mga turista ang Camarines Norte simula sa March 20. Pero taliwas sa pagluluwag ng protocols na ibinaba ng national government, hahanapan pa rin ng travel pass at ilang dokumento ang mga magtutungo roon. Ito ang balita ni Brian Baldarahe. Bubuksan na para sa mga domestic tourists simula sa March 20 ang lahat ng tourist destination sa lalawigan ng Camarines Norte. Subalit taliwas sa inilabas ng National IATF na Uniform Travel Documents, ayon sa direktibang inilabas kahapon ng pamahalaang panlalawigan, hahanapan pa rin ng mga domestic tourists ng mga dokumento gaya ng travel pass at negative RT-PCR test result. Subalit kung magkakapamilya ang mga turista, isang negative RT-PCR test result na lang ang kailangan nilang ipresenta. Wala naman age limit sa sinumang papasok na turista sa lalawigan. Kinakailangan din pumasa ang sinumang turista sa screening o medical assessment na nakatalaga sa mga boundary checkpoints. May inilaan naman na drop-off at pick-up point ang provincial tourism sa lahat ng papasok na turista sa probinsya. Kaugnay nito dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, partikular na sa Metro Manila, patuloy pa rin ipatutupad ang paghingi ng mga travel documents sa lahat ng mga umuuwing LSI sa probinsya. Hahanapan na naman ang mga locally stranded individual ng travel pass, negative RT-PCR test result at barangay certification na nagpapatunay na hindi sila COVID-19 suspect o probable cases. Hindi na kailangan na mag-quarantine ang sino mang papasok sa lalawigan, liban na lang kung magpapakita ang mga ito ng sintomas ng COVID-19. Mas pinadali naman ang pagkuha ng travel pass dahil pwede na itong makuha via email, text, messenger at Viber. Ang mga telepono na maaaring tawagan kaugnay sa pagkuha ng travel pass ay ang mga sumusunod na numero 0976-086-6857, 0920-861-9255. Sa kasalukuyan, ang Camarines Norte ang may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa rehiyon na umaabot lang ng 168. Isa na lamang dito ang aktibong kaso. Brian Baldarahe, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang mataas na aktibidad ng Taal Volcano sa Batangas. Nananatiling na sa Alert Level 2 ang vulkan, kaya't patuloy ang paghahanda ng local disaster agencies doon para sa paglikas sa mga residenteng malapit sa vulkan. Ito ang balita ni Aris Silvestre. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ng 51 volcanic earthquake, kabilang ang 41 na volcanic tremor tumagalang 1 minuto hanggang 4 na minuto. May mahinang pagsingaw na aabot sa 5 metro ang taas mula sa mga fumaroles o gas vents sa main crater at naitala ang mataas na temperatura na 71.8 degrees Celsius. Sa ngayon, nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Taal at patuloy na nagpapaalala ang PIVOC sa mga residente na malapit sa Taal Volcano Island na palaging maghanda sa paglikas sakaling magpatuloy sa pag-aalboroto ang vulkan. Puspusan din ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan na malapit sa vulkan at ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa mga evacuation center sa posibleng paglikas ng mga residente na naninirahan sa palibot ng vulkan. Ang paghahanda natin, hindi lamang kami, kundi lahat ng munisipyo na tutulong doon sa ating mga kababayan. Sunod-sunod yung ating mga meetings para maisaayos ito. Mailatag namin yung protocol na gagawin para ma-observe yung ating health protocols, social distancing during evacuation. May mga ilang residente na din na pinagbabawalan na pumalaot sa Taal Lake at binawasan na din ang window hours kung kailan maaaring pumunta ang mga mangingisda. Nakamonitor na din ang iba't ibang government agency sa buong palibot ng Bulkang Taal mula sa Philippine National Police, Batangas at Coast Guard upang wala nang makapasok sa loob ng danger zone. Aris Silvestre, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paubos na ang bilyon-bilyong pisong pondo na ginagamit sa paglilikas ng mga overseas Filipino worker. Punuan din ang mga hotel na ginagamit para i-quarantine ang mga dumarating na OFWs. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa 10,000 mga overseas Filipino workers ngayon ang naka-quarantine sa 104 hotel sa bansa.
Ayon kay Administrator Hans Leo Kakdak ng Overseas Workers Welfare Administration, humaba sa 8 hanggang 9 araw ang quarantine sa mga OFW mula sa dating 1 hanggang 3 araw lamang. Ito ay dahil sa pagbabago sa protokol sa pagsasagawa ng COVID-19 test, kung saan dati paglapag pa lamang sa airport ay sumasailalim na ang mga OFW sa swab test. Pero ngayon ay sa quarantine hotel na agad ang tuloy at pagkatapos pa ng 5 araw at saka pa lamang sila kukunan ng samples. Ito'y para mas maging epektibo ang gagawing pagsusuri sa mga ito. Kaya nga we had resorted to budget hotels and facilities. Kasi nga na-overwhelm na yung mga hotels natin dito sa Metro Manila. Ayon kay Administrator Kakdak, sa hotel pa lang ay nasa 30 milyong piso na ang kanilang nagagastos araw-araw. Di pa kasama dito ang gastos sa transportasyon dahil sagot din ito ng pamahalaan. Dahil dito ay paubos na niya ang nasa 6.2 billion pesos na inilaan ng gobyerno para sa paglilikas ng OFW ngayong taon. As a result, talagang challenge ng ating budget ng funds natin ngayon, and we project na by April and May ay mauubos yung 2021 budget ng 6.2 billion. Ayon kay Admin Kakdak, nag-abiso na sila sa budget department para sa karagdagang pondo. Nasa 470,000 OFW na ang nakauwi sa bansa at ngayong taon ay nasa 100,000 pa ang maaaring umuwi. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lusot na sa komite sa Senado ang prangkisa ng Dito Telecommunity para sa susunod na 25 taon. Kumpiyansa umano ang third telco player sa bansa na maabot nito ang mahigit kalahati ng populasyon ng Pilipinas ngayong taon. Samantala, ipinapanukala naman ng isang senador na i-require ang mga telco company at internet service providers na mag-refund sa mga customer na makararanas ng aberya sa paggamit ng kanilang serbisyo. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Sa plenaryo na susunod na isasalang ang parangkisa ng 3rd telco player na Dito Telecommunity Corporation. Ito'y matapos aprubahan ng Senate Committee on Public Services ang franchise renewal nito para sa susunod na 25 taon. Ang Dito Telecom, ang dating Mindanao Islamic Telephone Company o MISLATEL na nabigyan ng prangkisa noong 1998 na mapapasuna sa 2023. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, pasado ang Dito Telecom sa naging technical audit para sa unang taon kung saan naabot nito ang requirement na 37% population coverage at average speed na 27 Mbps. Batay sa ginawang independent audit, umabot ng 85.9 Mbps ang 4G connection ng Dito Telecom habang 507 Mbps naman sa 5G sites. Target ng Dito Telecom na maabot ang 84% ng populasyon na may minimum average speed na 55 Mbps sa taong 2025. Pero paalala ng NTC, makakaapekto na sa susunod na technical audit sa Hulyo ang kanilang users. We expect they will be moving faster in the rollout because by the time there will be users already in the network, and the result of the speed may vary already. If they cannot put up more infrastructure, they may not be able to provide that 55 Mbps. Ayon sa kumpanya, nasa mahigit 2,000 cell sites na ang kanilang naipatayo. Mula sa 22,000 individual na nag-sign up para sa subscriptions, nasa 6,000 umano ang kwalipikado gaya ng may compatible na mobile phones at sakop ng rollout areas. Pasado rin umano sa speed test ang kanilang naging commercial launch sa 15 syudad sa Visayas at Mindanao noong Lunes. Plano ng Dito Telecom na makapagsimula sa Metro Manila sa buwan ng Hunyo. Kumpiyansa ang kumpanya na maaabot nila ang mahigit kalahati ng populasyon sa kanilang 2nd taon sa Hulyo. We are confident, ma'am, that we can meet the population coverage required of us of 51%, because right now we're nearing 45% population coverage.
and that we are very aggressive in our 5G rollout that would allow us to maintain the 55 Mbps minimum average broadband speed. Samantala, ipinanukala naman sa Senado na magkaroon ng refund mechanism ang mga telco company at internet service provider sa mga customer nito na makararanas ng aberya. Ayon kay Senator Lito Lapid na siyang may akda ng panukala, hindi dapat gumastos ang mga customer ni Sentimo sa mga serbisyong hindi naman nila nagamit dahil sa mga aberya o disruption. Sa ilalim ng Senate Bill 2092, dapat magkaroon ng refund credit o bill adjustment ang mga customer na nakaranas ng service outage o disruption na tatagal ng 24 hours o higit pa sa loob ng isang buwan. Wala rin umano dapat hingin ang mga telco company ng anumang aksyon mula sa customer bago makatanggap ng refund credit o bill adjustment. Horilyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pababa na ng pababa ang COVID-19 cases sa Davao City. Ngunit sa kabila ng bumubuting sitwasyon sa lungsod, nagbabala si Mayor Sara Duterte Carpio na posibleng makaapekto ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila at Cebu sa COVID-19 situation sa lungsod kung magpapabaya ang mga Davaoenos. Ito ang balita ni Lucille Lloren. Sa datos ng Department of Health 11 as of March 9, mayroon na lamang 585 COVID-19 active cases ang Davao City. Ito na ang pinakamababang aktibong kasong naitala mula noong October 22, 2020 nang magsimula ang COVID-19 surge sa lungsod na nagdulot ng pagbabalik ng General Community Quarantine Classification sa Davao. Sa patuloy na pagbuti ng sitwasyon sa lungsod, nakikitaan naman ng pagtaas ng kaso ang Metro Manila, na ngayon ay may halos 18,000 aktibong kaso sa kabuuan, at Cebu City na may halos 3,000 aktibong kaso. Batay sa pag-aaral ng Okta Research Team, ang COVID-19 uptrend sa Metro Manila ay dahil sa mga COVID-19 variants. Bunsod nito, nagbabala si Mayor Sara Duterte Carpio sa mga Davaoenos. Anya, ang pagtaas ng kaso sa nasabing mga lugar ay posibleng magkaroon ng epekto sa Davao City. The places that have many cases will ultimately export the virus to other areas. And the rising cases in Manila and Cebu will definitely affect us if we repeat the mistakes we have committed last year. The new variants of COVID-19 will drown us in the second wave. Malaki ang posibilidad na makapasok din sa lungsod ang mga COVID-19 variants, lalo na ngayong mas maluwag na ang travel protocols sa buong bansa at tinanggal na ang negative RT-PCR test requirement sa mga inbound air passengers sa lungsod. Kaya ayon kay Mayor Sara, kahit pa may bakuna na, kinakailangan pa rin ang iba yung pagsunod sa mga minimum health standards. Nananawagan din ang alkalde sa mga Davaoenyo na magipagtulungan sa ginagawang efforts ng contact tracing team at magpa-swab test kung kinakailangan. We need to get tested if we feel the symptoms. We need to tell the truth for complete contact tracing. And we need to unite and save each other's lives. Sa pagbaba ng COVID-19 cases sa Davao, nakapagpahingaan niya ang mga healthcare workers. Ngunit kung magpapabaya ang mga residente, ay mapapasabak na naman muli ang maraming medical frontliners sa paglaban sa nakamamatay na sakit. Lucille Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipamahagi na sa iba't ibang panig ng bansa ang ikalawang batch ng bakuna mula sa AstraZeneca. Prioridad na mabakunahan ito ang mga senior citizens na health workers. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Sa Caraga Region, pasado alas 11 kanina nang dumating sa warehouse ng Department of Health sa Butuan City ang 14,800 doses ng AstraZeneca vaccine para sa Caraga Region. Ayon kay DOH Caraga Regional Director Dr. Jose Liacona Jr., para ito sa 7,400 na health workers sa rehiyon, kung saan prioridad na mabakunahan dito ay mga senior citizen na health workers na hindi pa naturukan ng Sinovac.
Sa Bicol, nasa 22,000 doses ang dumating na AstraZeneca vaccine para sa Region 5. Hanggang 11,000 ang kayang mabakunahan ito. Prioridad pa rin ito ang mga health workers na nagtatrabaho sa mga referral hospital sa Bicol. Target ng DOH-5 na magamit ang first dose ng AstraZeneca sa mga frontline health workers hanggang sa March 24. Dumating na rin kaninang umaga ang 30,000 doses ng AstraZeneca vaccine. Ayon kay DOH-7 spokesperson Dr. Mary Jean Loreche, ang mga bakuna ay nilaan para sa mga healthcare workers na mahigit 60 taong gulang. Naging maayos naman ang paghatid sa mga bakuna mula sa Mactan Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City patungo sa cold storage ng DOH-7 sa Cebu City. Sa Cagayan de Oro City, nasa 22,000 doses naman ng AstraZeneca vaccine ang dumating para sa Northern Mindanao healthcare workers. Ayon sa Department of Health, sa pamamagitan nito makukumpleto ng mabakunahan ang mga healthcare frontliners sa rehiyon. Kasama na sa mababakunahan ng AstraZeneca ang mga senior citizens at mga healthcare workers na nasa Level 1 hospital. Sa Davao City, dumating na ngayong araw sa Davao City ang pangatlong batch ng COVID-19 vaccines para sa Davao Region. Ang 20,000 doses ng AstraZeneca ay target na maibigay sa healthcare worker na nasa 60 taong gulang pataas. This AstraZeneca can be given to our healthcare workers more than 60 years old and above. Pwede din ito sa mga may mga comorbids. Pasado alas 7 kaninang umaga nang lumapag sa Davao International Airport ang eroplano may dalang AstraZeneca COVID-19 vaccines. At sa Catanduanes, muli nagsagawa ng simulation ng DOH Catanduanes para sa pagdating ng bakuna at vaccination rollout sa lalawigan. Mula sa dating planong isakay ito sa barko, ay ihahatid na ito ng chopper mula sa Legazpi patungong Berak Airport. Bukas inaasahang darating ang AstraZeneca at Sinovac vaccine sa lalawigan para sa 5,400 medical frontliners. Agad itong ipapamahagi sa 5 ospital, kabilang na ang Eastern Bicol Medical Center, Catanduanes Doctors Hospital, Incorporated, Pandan District Hospital, Immaculate Heart of Mary Hospital, at JMA Memorial District Hospital na may mga sariling cold storage. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nakaramdam ng mild effects na tatlong frontliners ng Zamboanga City Medical Center matapos bakunahan ng Sinovac vaccine. Samantala, nakapasok na din sa Zamboanga del Sur ang kauna-unahang kaso ng SARS-CoV-2 B117 variant. Isang taong gulang na bata ang tinamaan ng naturang virus doon. Ito ang balita ni Val Villaflor. Sa 907 personnels ng Zamboanga City Medical Center na pangunahing COVID-19 referral ng Department of Health Region 9, 427 na rito ang nabakunahan mula sa unang batch ng Sinovac vaccine na dumating sa lungsod ng Zamboanga. Tatlo sa mga ito ang nakaranas ng adverse reaction ayon kay CCMC spokesperson Dr. Shadrina Tahil Sarapudin. Nagkaroon anya sila ng urticaria o pamumula at pangangati sa balat ilang minuto matapos mabakunahan. Stable ang kondisyon ng mga ito at patuloy na inoobserbahan. We have now reported 3 adverse events following immunization, but they were all stable. Mga skin itchiness lang. Ayon naman kay Dr. Sarapudin na isa sa nabakunahan, wala anya siyang naramdamang anumang komplikasyon o sakit sa katawan. Sa kabuuan ay maayos na isinasagawa ang pagbabakuna sa nasabing ospital na inaasahang matatapos ngayong araw. Samantala, kinumpirma ng Zamboanga del Sur Task Force COVID-19 ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 B117 variant sa lalawigan. Ang pasyente ay isang taong gulang na batang babae mula sa lungsod ng Pagadian. Sa ngayon ay nasa COVID isolation unit na ito ng lungsod at patuloy na inoobserbahan. Nagsasagawa na rin ng containment measure at contact tracing upang malaman kung paanong tinamaan ng naturang sakit ang bata. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like,
and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!